Yung lang. Gilid lang guys, tapos bigay. Yeah. Good day mga paps. Kamusta po kayo? At ang vlog natin ngayon ay dahil may nagre-request sa akin, pakita ko raw yung routine kung paano ko pinapaliguan yung mga dogs. Pero ang naisip ko naman, ang gagawin ko na lang, ang vlog na to is ano, fur dad, no? How to be a fur dad. Kung paano ko inaalagaan yung mga aso, pagkagising ko, ano ba yung routine na ginagawa ko, kung ano ba yung mga... Dapat nyo malaman kung gusto nyo mag-alaga. So kung balak nyo mag-alaga ng aso, especially big dogs, Belgian or German Shepherd, and ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko. Yan, good morning ulit at tara na sa likod para maasikaso natin yung mga aso. Okay? Let's go! Alright mga paps, so usually pagkagising ko, pupunta na ako dito sa likod para tignan tong mga dogs. Itong vlog na to ay para ma-aware kayo kung ano ba yung mga dapat gawin or responsibility bilang dog owner or bilang fur daddy. Yan, ito yung mga dogs. Yan. Unang muna yan. Yan, tanggal ko muna yung mga poop nila dahil for sure may mga dumi-dumi na yun dyan. Nalinisin ko muna itong kay Chelsea. Dumi oh. Ito yung ayoko dito eh. Pumapasok yung mga graba dun sa loob oh. Hindi ko pansin semento. Grabe yan, dumi. Ew! Kung hindi nyo kayang linisin yung mga dumi o hindi nyo kayang tiisin yung mga baho ng dumi ng aso, eh pag-isipan nyo muna kung talagang gusto nyo mag-alaga ng mga dogs, no? Pabaho? Siyempre, tahi yan eh. Putik! Tamang ginagawa mo, Athena, oh! Sinira nga naman! Basta naabot niya yan! Basta naabot niya, sinisira itong halaman! Yan talaga mga Belgian, kasama yan! Chelsea! Paus! Good girl! Yan! Kukunin ko lahat ng mga kainan nila kasi madumi to. Para yan, lahat sila lilinisin ko yung mga cage. Tapos papakainin ko. Yan ang routine ko tuwing umaga. Tina! Inside, come, come! Tina, inside! Yes, good girl! Ang dumi na ng ano. Ang dumi ng enclosure ni Bella ngayon kasi itong si Sid, dinadala niya yung mga plastic sa loob. Loko-loko yan si Sid eh. Malikot. Pati mga chinelas, tinatangay eh, no? Makulit na yun, no? Nalagyan ko lang to ng water. Tapos, binababad ko ng konti. Kasi sana yung mga dogs na at least mas malasa yung pagkain or tsaka mas malambot. Itong kay ano, itong pagkain ni Bella, ano yan, top breed adult na yung binigay ko sa kanya. Kasi hindi naman niya na kailangan ng maraming protein na intake eh. So siguro pag nag-heat siya or pag nagbuntis, papakainin ko siya ulit ng ano, ng beef raw puppy kasi high protein kailangan pag nagbubuntis yung aso. Pero pag ano, pang-maintain lang naman, pwede na to, top breed adult. Mura pa, 'di ba? Nagpi-fish oil yung mga yun eh, pampaganda ng coat tsaka skin. 1, 2. Ay pag naubos na yung mga pagkain nila, ayan, ubos na. Bigyan na tayo ng vitamins. Ito yung Forza Blue. Ito lang yung binibigay ko sa kanila kasi meron tong growth factor na kapalaki ng aso. Binibigay ko lang is 3cc lang na syringe. Tapos yun lang, once a day lang, every morning. Okay, Chelsea, gilid lang guys, tapos bigay. Ayan. Mabayot naman yan, painiman ng vitamin. Kaya tapon. Jesus! Buisit. Sayang, sayang. Ay, pumasok na naman si Sid. Nakikipaglaro. Ubusin na naman niya yung pagkain niyan maya-maya. Yan, taga-ubos eh. Athena, come. Halika. Vitamins muna. Vitamins muna.
Mahirap pa inumin ng vitamins yan eh, pero kaya. Ayun, natira niyang pagkain, si Sid ang umuubos niyan. Right mga paps, so ngayon, ito yung isa sa pinaka-responsibility rin natin, ang paliguan yung mga aso. Dati, nung isa lang ang aso ko, si Bella lang, once a week nagpapaligo ako. Pero ngayon, tatlo na sila. Kahit every 2 weeks ko na lang pinapaliguan kasi malaki naman yung cage nila. Hindi naman nila nahihigaan yung mga poop nila. So tara, paliguan na natin ngayon si Athena. Ano to, 5 months na to. Naka 5 months lang na to. Let's go. Ito yung ginagamit ko mga papso. Ano lang, marami to sa Shopee. Pang scrub lang. Ito naman si Athena guys, hindi naman masyadong malikot papaliguan eh. Diba? Usually itong mga aso ko guys, behave naman paliguan tong mga to kasi isang sit-sit ko lang dito, sumusunod na sa akin itong mga to. Ito yung gamit natin ngayon mga paps. Ano to? Fur Magic. Fur Magic ko, nilipat ko lang ng lagayan kasi mahirap gamitin yung ano niya, yung isa. So tara. Okay. Okay, yeah, bumaba ka dyan. Tenga, huwag natin kalimutan linisan. Madali lang naman ito eh, kasi napasa na yung ulo niya, malambot na yung ano niya. Hello? So, ito na, tenga. Okay mga paps, si Chelsea naman yung paliguan natin. Actually, sa German Shepherd, hindi mo naman kailangan itong paliguan lagi-lagi. Pero kasi, pag mainit, ano, lagi ko silang pinapaliguan. Kagaya nung last time, summer, binabasa ako si Chelsea, ginaganto ko lang oh, kasi baka mag-heat stroke. Pero yung coat nila, hindi mo kailangan laging sabunin. Kasi yung ganda ng coat ng German, mas maganda siya yung lumalabas yung natural oil niya. Mas maganda ka, mapakintab to eh. Kung makintab sana, mas maganda. Oh, ano yan, tatalsik yan. Okay, game. Chelsea, naga dito. Dito, Chelsea. Chelsea, dito. Chelsea, dito, dito. Dito. Tayo nakapagsimula eh. Kapal na ni Chelsea guys. Pero makikita nyo pag nabasa ito, liliit ito. Malaking factor sa bulkiness niya yung coat niya. Itong ginagamit ko kay ano guys, kay Chelsea, Fur Magic. Tinry ko sa kanya yung ibang brand dati eh. Naglalagas yung coat niya, sensitive. Kaya itong Fur Magic lang yung hiyang niya na, ano, na shampoo. Saka advice ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng shampoo na pang tao. Oo, mabango pero nasisira yung coat ng aso. Tinatanggal niya yung mga natural oils. Nag-i-hit to eh. Hmm? Nag-i-hit guys. Na yung ano niya. Mamaga oh. Oh, magang-maga. Nag-i-hit to guys. Pero hindi ko pa siya papestad. Hindi pa ngayon. Second hit pa. Yan. Pagkatapos ko magpaligo, umoy aso na rin ako. For sure. Tingnan niyo yung likod niyo. Ang lipis lang oh. Di ba? Oh. Yung katawan niya pababa. Pababa pa ganun. No, Chelsea? Para pogi ka pag nag-walk tayo, baka sabihin, madumi yung tenga mo eh. Diba? Baka malinis na yung tenga. Hindi na. Okay na, linis na. Pakita mo tenga. Pakita mo tenga, linis na. Oo. Pwede na. Pwede na yan. Yung tenga na to. Ay, madumi. Okay, last. Si Bella naman. Tapos na siya maligo. Come! Okay, last si Bella naman. Tignan yung ganda ng katawan ni Bella. Oh. Parang hindi nanganak, oh. Di ba? Oh, ganda ng katawan, oh. Ugi! Joke lang. Ganda ni Bella, eh. Okay, ito. Ito ang last. Okay. Bait-bait naman. Bait naman pala ni Bella. Lumaki si Bella guys after mga anak. Actually namayat siya eh, pero nung nakabawi siya, siguro nasa 24 inches na to, sakto. Standard lang ng female. Mamaya pala guys, ang pinakahuli nating papaliguan, si Sid. Siyempre kasali rin yun. Naingit daw eh. Gusto rin maligo ni Sid. Okay, roll over, roll over. Dibdib, dibdib. Dibdib. Laki ng dibdib ko. Upa. Sabi ko nga sa inyo guys, madaling magdagdag ng aso. Di ba? Kung makaipon ka, makakabili ka agad ng aso eh. Mahirap, commitment. Mag-alaga, magpaligo,
magpakain, yun. Mabigat magpakain, totoo lang. Alam ko relate yung mga may mga big dogs diyan na madadami. Yung magpakain ng medyo talaga. Pero kung mahal mo yung aso mo, syempre, di ba? Syempre, pag mahal mo yung aso mo, okay lang kahit magastos. Ako nga din ako nakakabili ng bagong t-shirt eh. Yung mga t-shirt ko, luma na. Pare-parehas lang. Pero yung mga dog food at vitamins ng aso, kailangan yan, syempre, di ba? Bigay natin yung mga best para sa mga pets natin. Yan. Okay na to. Tapos din. Amoy aso na ako. Smells like dog. Proceed ang last natin, paliliguan. Actually, first time maliligo na to, no? First time. Okay, huwag kang malikot. First time nga lang pala maliligo ni Sid. Hindi ko pa napapaliguan to since then. Itong si Sid, guys, ang kinakain na to, social to eh. Nakadukpo din to eh. Itong maganda sa small breed. Ang daling paliguan pag maliit yung aso nyo, guys. Sige na, tapos na. O, takbo na to. Oh, last pa. Nakakatawa din yung maliit na yan kahit makulit eh. Good afternoon, mga paps. So, ganito kasi yan. Tuwing hapon, usually, nailalakad ko yung mga aso. Pero kapag wala akong time or busy, ganyan, ang ginagawa ko, pinapakawalan ko na lang sila dito sa may likod. Siguro mga 30 to 40 minutes, pinapakawalan ko sila para makapaglaro-laro sila. Okay? O, go! Yan. O, go! Tapos, syempre, si Bella, pakawalan din natin. Aray ko! Bella! Takbo lang ng takbo yan hanggang sa mapagod. Though malaki naman yung kulungan nila, kita nyo naman, lahat yung mga dogs ko, enclosure ang cage nila. Siyempre, nahayaan ko pa rin sila maglaro-laro. Kaya pinapakawalan ko sila. Almost daily, ha. O, oh, Atina, liga, inom ka na. Inom, inom. Ito gusto uminom niya sa ano eh. Yan o, dyan. Iinom na yung mga yan. Mamaya, mga 8pm or 8.30, papakainin ko na rin sila ng meal nila sa gabi. So, 2 times a day ko po silang pinapakain. So, ayun, same routine lang rin naman. Hindi ko na ipapakita. Shoutout ko muna yung mga tropa pin natin dyan na nasa kung saang-saang panig ng Pilipinas, no? Oh, di ba? May viewers na tayo sa ibang lugar. Shoutout kay ano? No! Ang lilikot. Shout out kay Aseber Masangkay from Mamburaw. Ayan, shout out sa iyo kuya, viewers daw natin. Kay Mercel Kiban, birthday niya sa July 1, advance happy birthday. Catherine Martin from Toronto, Canada. Gab and Faye from Lipa, Batangas. At sa Kio Family, shout out po. Deacon Maids, Kevin Domingo. Ayan, shout out din, pati kay Pete. Alagaan mo siya ng mabuti, sana madalaw ko kayo dyan. At kay Jesser Paul Lanyo, BM Thunder. Kyla May Singapan from Tugigaraw City. Rosalie Baisa at ang mga anak niya na sina Ria Ann, Jaya Lian at kay Savannah. And shout out din kay Shireen Lupo. Okay, so sana nakita ko niyo yung mga experience bilang fur daddy sa mga routine ko araw-araw. Yung paligo hindi araw-araw yun ha. Ano yun? Every morning lang hanggang tanghali. Tapos once a week or after 2 weeks ang paligo ko, hindi lagi. So, hanggang dito na lang at tatapusin ko na itong vlog. Papsnicks out!